Ayun. So, guys, alam nyo, the enemy came to steal, to kill, and to destroy kung ano yung gusto mangyari ng Lord para sa iyo. Okay. So, malalaman mo na tama na yung timing at yung tao na yan. First, kapag kay Lord pa lang, satisfy ka. Kasi hindi mo makikita yung tao na, kasi ganito eh, kapag hindi ka fully satisfied with the Lord, ang bilis mong maloko. Kasi yung standard na ng Lord, different sa standard mo. So pag naranasan mo yung totoong pag-ibig ng Lord, ang bilis mong makikita ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. At makikita mo yung standard na yun, makikita mo yung view ng love ng Lord, a kind of love na naranasan ng pag-ibig ng Diyos. Yun yung makikita mo sa kanya. At nalaman mo na tamang panahon na, of course, una sa lahat, satisfied ka na sa Lord. Pangalawa, tapos ka na ba sa pag-aaral? Ayun! Very important. Very important. Meron ng five eh. Five. Physically prepared? Are you physically prepared? Financially prepared? Okay. Physically prepared. Kapag, syempre ikaw, right age ka na ba? Diba? Tama na ba yung age mo? Tama na ba yung kasi diba tayo, parang minsan 13 years old, 14 years old, hindi pa tayo eh. Diba? Hindi pa tayo ba nag-mature? So, kailangan physically prepared ka. Yes. Diba? Healthy ka, naayos mo yung sarili mo, prepared ka, maganda ka at pomo ka. Yes. Very important yun. Physically, dapat piniprepare mo yung sarili mo. Hindi lang basta, okay na yan, kahit na basta-basta ka lang, hindi ka nag-aayos. Kailangan magiging blessing ka para dun sa tao na yun. Okay? Physically prepared, financially. Kapag hindi ka tapos ang pag-aaral mo, makakapag-provide ka ba? May pang-date ka ba? Di ba baka nung isang beses nung nag-withdraw ako guys, merong babae sa likod. May nanay sa likod ko. Sabi nung nanay, humihingi ka na naman sa akin ng pera. To sabi nung bata, kasi wala akong pambigay ng gulang-anak dun sa mga girlfriend ko. Sabi nanay, bakit yung pa-girlfriend ko? Hindi pa! Hinihingi niya ng pera, yung pamigay niya sa bulak lang. Di ba gusto niyo ba yun? Financially, pandate mo, ihingi mo pa sa nanay mo. Di ba? Tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Okay? Physically, financially, spiritually, dapat satisfied ka with God alone. Dapat yung ministry mo maayos. Yung discipleship maayos. Di ba? Physically, financially, spiritually, emotionally, dyan tayo madalas nag-fail. Yes. Oo. Minsan, hindi lang i-text, yung na-break na tayo. Ganun, di ba? Natulugan lang, yung na, di mo ko ba, di ka nag-e-effort para sa akin. Di ba? Kailangan emotionally stable ka na. Hindi pwede yung pa-charming-charming ka ba? Mameme ka ba? Di ba? Kailangan emotionally, alam mo na kung ano yung totoong maturity para hindi ka burden sa relationship. Yes. And then, ano yun? Intellectually, kailangan, syempre, yung mindset mo, maayos na. Syempre, kapag magpo-boyfriend ito, guys, ha? Sabi ko sa sarili ko, magpo-boyfriend lang ako kapag mag-aasawa na ako. Yan. Doon mo malalaman ang tamang panahon na ready ka na pong mag-asawa. Diba? Kapag ready ka na mag-asawa, ang bilis nang ibigay ng Lord sa iyo, eh. Kapag prepared ka na. Pero kapag di ka pa prepared, yung mga nakikita mo, natatagpuan mo, pwede hindi pa yan. Malaki ang chance na hindi pa yan.